Good morning mga kalokis, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. This is your Albulario Jojo Shamo TV. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito mga kalokis, napadaan ka. Saka mga silent viewers natin na hindi pa hanggang ngayon, hindi pa nakapag-subscribe. So inanyayahan ko kayo mga kalokis. So kung palagay nyo naman mga kalokis, nakakatulong yung mga videos natin, lalong lalo na sa mga baguhan na nangangapa pa sa pagmamanok, para sa inyo yung channel na ito mga kalokis. So, inanyayahan ko kayo mga kanukis, please subscribe, hit the notification bell icon. Select all mga kanukis para parati kang updated kung ano man yung mga videong i-upload natin. Manonotify ka ni YouTube mga kanukis. So, itong vlog na to mga kanukis, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. So, yung topic, yung content natin is all about feeding guides. O, yung programa sa pagpapakain ng manok mga kanukis. Yun yung tanong ngayon. So after the intro mga kanukis, titirahin natin yan. Magbibigay ako ng feeding guides ko mga kanukis. Yung sa akin lang ha, after the intro. Mga kalokis, tapos na tayong nag-intro. So since mayroon tayong shout out mga kalokis, before tayo mag-proceed sa topic natin, shout out muna pala tayo. So kung sino yung gustong magpa-shout out mga kalokis, just comment down below in this video mga kalokis, para madali kong makita, ma-shout out ko kayo next content natin. So shout out pala kay Raymond Gonzalez of Baguio, Dams TZY of Marawi, Team Halop, especially Bamboo Line Naked Hill of Iligan City, Romeo Puras, Amrin Sapari of Sambuanga, and Samad is Nani. Shout out sa inyo mga kanukis. So ito mga kanukis, ito yung katanungan. Ano ba daw yung feeding program natin, feeding program or feeding guide mga kanukis? Yun yung tinatawag pag may feeding program tayo. So ibig sabihin may appropriate tayong pinapakain sa manok natin na libelado sa edad nila. Hindi kasi porkit maraming pagkain dyan basta-basta na lang tayong nagpapakain. Kailangan appropriate yan mga kanukis. So yun yung tinatawag natin na appropriate or tugma sa edad. So ibig sabihin from D1 to 1 month, so kailangan may appropriate na pakain dyan. Hindi pwedeng pabarabara tayo mga kanukis, dahil doon nasisira yung manok natin, kaya hindi nila makuha yung optimal or yung optimum nutrients na dapat sa edad nila. Kaya nagkasabit-sabit tayo mga kanukis, doon na pumapasok yung malnutrition kung minsan. So ang page kasi mga kanukis, in every page kasi mga kanukis, in every stage na pinapakain natin, kasi karamihan sa page mga kanukis nagre-range into number yan. 1 2 3 4 5. Yun yung ibig sabihin natin, integra 1 2 3 4 5. So may appropriate yan siya, may tugmang edad na pinapakain yan. Hindi porke barabara. In order na ma-meet talaga natin yung appropriate protein, appropriate vitamins, additives, calcium, or yung mga minerals or whatever nutrients, additives, yung sa mga commercial page mga kanukis. Disclaimer lang, lahat ng ipapakita ko dito, lahat ng sasabihin ko, may produkto man dito, pero I'm not promoting this product mga kanukis. Hindi ko rin kayo sinabihan na ito yung gamitin nyo. At saka talagang obliged kayo na ito na talaga. Ang ibig kong sabihin, kung gusto nyo, gamitin nyo. Kung ayaw din, disregard nyo. So ito yung, this is for the sake of compliance mga kanukis. Dahil ito yung tanong. So as a vlogger, it is my duty na talagang isasabi ko. Ito yung feeding program ko mga kanukis. So start tayo with D1 old chicken to 30 days. So ano ba yung pinapakain ko dyan? Yung pinapakain natin mga kanukis is crumbles. Yun yung tinatawag nating booster crumbles.
So, pinapakain natin yan from day 1 up to 30 days. Booster crumbles or Integra 1. So, number 2 mga kanukis, ano ba yung pinapakain natin? Is number 2, from the age of 30 days up to 3 months. So, another variant na naman tayo na pids. Yun yung tinatawag natin mga kanukis na junior starter. So, junior starter mga kanukis, whatever brands, brand available doon sa market. Basta, yung sa akin, junior starter ko mga kanukis from the age of 30 days to 3 months, pinapakain ko sila ng Integra 2 or junior starter. Yun. So, yung number 3 natin mga kanukis, yung edad ng manok natin is 3 months to 6 months. So, number 3, 3 months to 6 months, transition micro pellets. So, kung yung iba mga kanukis, may transition micro pellets sila or whatever. So, ang transition micro pellets kasi, nandyan yan sa Integra 2500. So, yan ha, Integra 2500. Ipapakain natin yan 3 to 6 months. So, ang next natin is number 4 is nag-edad siya ng 6 months up. So, ibig sabihin, 6 months up, this is a maintenance pids or maintenance pellets. Ano man yung brand na gusto nyo, bilhin nyo. Basta, maintenance siya, pellets. So, kung nag-start kayo, kailangan lang yung sa atin na pinapakain natin is Integra 3. Kasi Integra BB tayo. So, yun. So, maintenance na tayo. So, sa breeder naman tayo, pag may breeder kayo, gusto nyong umitlog yung breeder nyo ng kaaya-aya, hindi kayo lugi, fertile yung eggs nila. So, gumamit kayo ng breeder pellets. Whatever brand available sa market, bahala na kayo. Pero yung ginagamit ko is Integra 4. Integra 4, that is breeder pellets. So, ang the last, ito yung sa conditioning, ito yung tinatawag nating Integra 5. This is high protein. So, this is good for Integra 5, high protein. So, may available din sa market niyan mga kanukis, yung mga high protein pellets. So, high protein pellets, usually, ginagamit siya mga kanukis for conditioning. Kasi may duration yan. Kasi pag nagpapakain tayo ng sobra-sobra sa high protein mga kanukis in prolonged period, doon nasisira yung buhay ng manok natin na nagkakaroon sila ng komplikasyon. So, kaya nga may numbering talaga tayo. So, lahat ng feeds mga kanukis, lahat ng edad, may appropriate feeding programs yan sila. From day old to 1 month, 1 month to 30 days, ganun, mga ganong diskarte. So, sana mga kanukis, nakatulong yung video na naman natin. Kasi mga kanukis, remember always, ha, ito yung tandaan nyo talaga, na appropriate feeding program, mga kanukis, or complete unbalanced diet program, maganda talaga sa kalusugan ng manok natin because they are designed and contain all appropriate protein, energy, vitamins, minerals, and other nutrients na kinakailangan ng manok natin at sa lahat ng stages mga kanukis. Stages. So, kung wala ka pa ngayong feeding program, it's time na napanood mo yung videong to, huwag tayong pabarabara. So, remember always, we are not promoting any product. Dito, ang atin lang dito, i-share ko lang kung ano yung programa. What is the importance of feeding guides para mapapalago natin yung pag-aalaga natin ng manok. Thank you.